Ayan, good day mga kabackyard. Ngayon po ay schedule natin ang pagpupurga dun sa ating mga Rhode Island Red mga kabackyard. So samahan nyo ako. Papakita ko sa inyo yung pagtitimpla ko ng pampurga nila tsaka anong ginagamit ko po na pampurga sa kanila. So dito meron tayong ref. Ref ng pagkain ng ating mga manok mga kabackyard. Imbakan. Kasi hindi na nagagamit. Imbakan na lang ng mga pagkain na to. Tapos ang ginawa ko po, sinaraduhan ko yung mga butas para hindi siya pasukin ng daga. So ito yung gamit ko mga kabackyard. Yung ating hammer. Ayan. Liquid siya mga kabackyard, no? Hammer ang brand name. So, ihahalo ko lang siya dito mga kabackyard sa... Hindi ko alam kung kalahating galon ba to. Hindi ko po masyadong ano. O, isang litro po siguro ito mga kabackyard. Bali, ilalagay ko lang to itong... Nabili ko mga kabakir, lalagay ko lang dito kasi mas matapang, mas maganda. Ayan mga kabakir do. Tapos po, ang ginawa kong paraan mga kabakir, ayan o, liquid po siya. Ginawa ko mga kabakir, hindi ko na sila pinainom ng 3 oras. Inalis ko yung tubig nila ng 3 oras na mga kabakir, wala silang tubig doon. Para na sa ganun, mauuhaw po sila, no? Tapos iinumin nila to. Kasi yung mga manok natin, mga kabackyard, naamoy din nila kasi yung pampurga, mga kabackyard, may amoy yan na ayaw ng mga manok natin. So kapag hindi sila nauuhaw, hindi po nila yan iinumin. Kaya mas maganda po yung uhawin po muna natin sila. So hahaluin ko lang po, no, mga kabackyard. So yun, kumuha po ako ng tangkay ng kawayan. Yun na lang yung panghahalo ko. Ayan, sa ilalim. Wala po kasing ibang available na ano eh. Pwede din pong pangpurga yung bastonero. Basta po pag magpupurga kayo mga kabakir, tatanungin nyo rin yung nagbebenta kung ano ba yung maganda na pampurga dun sa ating mga... alaga. Kasi nag-seminar yung mga yun mga kabackyard. Alam din nila yung re-recommend nila sa inyo na mabisang pampurga. So, ayan. Ito po talaga. Kapag kawalang bastonero, ito po ang ginagamit ko. Hammer. Ayan. Halo na natin. At samahan nyo ako mga kabackyard. Papainumin natin yung ating mga uhaw na na Rhode Island Red doon sa ating kulungan doon. Takpan ko na. Para makainom na sila. So ito na mga kabackyard. Oh. Bigay na natin sa kanila. Para ano. Ayan po. Uhaw na uhaw sila mga kabackyard. Ayan mga kabackyard, uhaw na uhaw sila. Ganyan po yung mabisang paraan. Kailangan po uhawin muna natin sila mga kabackyard para nang sa ganun. Pag may binigay po tayong gamot or pampurga sa kanila, ay ano, iinumin nila kaagad. Kasi yung iba po, ginagawa nila, hindi po nila inaalis yung patubigan. Kaya nangyayari pag nagbigay sila ng gamot or nagbigay sila ng pampurga, hindi po pinapansin ng ating mga alaga. So, isa po sa common mistake natin, yun mga kabackyard na nag-aalaga, ay hindi po natin inaalis yung kanilang patubigan bago bigyan sila ng vitamins or ng pampurga. So, ganyan mga kabackyard. Oh. Kailangan isa yan sa paraan para mapanatili natin na malusog ang ating mga alaga ay purgahin natin sila. Ito mga kabackyard, itong binili ko. Inborn niyan na bulag. Ito po, ayan o. Wala siyang isang mata.
So, ayan mga kabackyard, para maalis yung kanilang mga parasites sa loob ng katawan at pag nangitlog sila, maganda yung magiging resulta, wala pong umaagaw ng nutrients sa katawan nila, no? Eh, mauubos yata nila mga kabackyard yung binigay natin, ah. Ang pagpupurga natin ng mga breeders natin mga kabackyard ay once a month, no? Bigyan nyo po sila every month mga kabackyard para yung kanilang katawan ay walang kaagaw sa nutrients, no? Mga parasites kasi mga kabackyard, maagaw yan ng nutrients ng katawan nila. So ayan, uhaw na uhaw sila mga kabackyard, no? Kung mapapansin nyo, nakarami na po sila. Unlike yung nakapabaya yung tubig mga kabackyard, pag nagbigay kayo ng gamot or ng pampurga, hindi nila papansinin mga kabackyard. Masasayang lang po, no? So, ayan. Kinaganda sa... Dapat alam po natin yun bago tayo magbigay ng gamot sa kanila. Huwag nyo muna po silang papainumin ng kahit na kalahating araw mga kabackyard, okay lang yan. The more na mas maano sila, mas uhaw, mas madami silang may inom na gamot. So, ayan. Check natin, baka may itlog na. Medyo napansin ko mga kabackyard, yung mga breeders natin ay may sipon. So, siguro sa susunod na araw ay papakita ko sa inyo kung paano natin sila gagamutin. Parang may halak sila mga kabackyard, napansin ko. Kasi tatlong araw na po akong hindi pumapasok dito sa kulungan nila eh. So, yun mga kabackyard, pag napabayaan mo talaga yung mga breeders mo, maraming pwedeng mangyari, no? Na ikakasama nila. So, ayan. Napansin natin. Ngayon nagbigay tayo ng kanilang inumin. Napansin natin, ayun, no? Napansin natin na may sipon mga kabackyard yung ating mga... Ayun, meron din to isa. Pabago-bago po kasi ang panahon. Kaya ano. So, sa susunod mga kabakard, papakita ko sa inyo. Saka pupunta. Lalayas ka na. Susunod mga kabakard, papakita ko sa inyo paano natin gagamutin yung mga yan. Sa ngayon, pupurgahin ko muna po sila. Iwan ko lang muna siguro ito sa mas mataas na area. Dito yung hindi po nila madudumihan. Kasi doon po lupa po doon eh. Doon dyan. Uhaw na uhaw pa rin kayo ah. Talaga lang ah. Kaya mga kabackyard. Siguro mga napabayaan ko sila ng 5 oras kanina mga kabackyard. Di lang 3 siguro. Kaya ganyan sila kauhaw. Maganda yan. Mas maganda yan mga kabackyard para madami silang mainom na pampurga. Ayan. So, yan po yung ating mga Rhode Island Red ngayon. At, naiinip na ako mga kabackyard. Sobrang tagal nila mangitlog. Ito mga ito mga kabackyard, binili ko sila ng fertile eggs po, no? So, binili ko sila dun sa breeder na talaga namang kilala. At, nag-research din ako kung paano malalaman yung totoong Rhode Island Red. Kaya para hindi po kayo maloloko, dapat po tignan nyo rin po yung background nung breeder na bibilhan nyo ng mga pansimula. Kasi mga kabackyard, madaming masasayang once na nag-invest kayo sa maling breed ng manok, no? Yung hindi yun yung gusto nyong breed, tapos akala nyo yun yung gusto nyo, pero pagka yung kinalabasan ay hindi pala, palpak pala, no? So dapat po ay alam nyo at titigan nyo rin yung background nung nagbibenta kung legit ba talaga siya na breeders. So titigan nyo rin yung mga alaga niya, magre-research din po kayo or magsesearch din kayo sa Google or sa YouTube, mga ganyan. Pero sa YouTube mga kabackyard kasi marami din na
naniniwala na yung breed ng manok nila is Rhode Island. No, mahirap na po magpangalan ng mga yon. So, pag may alam na po kayo about sa breed na to, may kita nyo na mali yung paniniwala nila sa breed na inaalagaan nila. So, kala nila Rhode Island Red, pero hindi pala. May kita nyo po, Sasso or Hubbard ang kanilang alaga, no? So, yun mga kabakir, dapat ay nagre-research tayo bago tayo bumili ng mga manok. Kasi hindi lang po oras ang masasayang dyan, no, mga kabakir, pati yung pagpapakain mo sa kanila. Sayang po, no? Lalo na pagka mali or nag-expect kayo sa maling breed. So, ayan mga kabakyard. Yung ating mga Rhode Islands. Ayan, may sipon yung iba. So, kailangan yung pagaling kayo, ha? Pero bibigyan ko pa yung gamot, huwag kayo mag-alala. So, ayan mga kabakyard, yung ating mga alaga. Uhaw na uhaw. So, yun lang po yung tip ko mga kabakyard. Kung gusto nyo magsimula, huwag po kayong bili ng bili, no? Alamin nyo po yung history ng manok. Alamin nyo po yung itsura niya, yung karakteristik ng manok natin mga kabakyard. At alamin nyo din yung background ng ating breeders na gustuhan natin na bumili or gusto nating bilihan ng mga panimula. So, ayan mga kabakyard yung ating mga alaga. Ang babagal yung mangitlog, ha? Bilisan nyo. Ayan mga kabakyard. Sila. Ang lalaki na nila mga kabakyard, eh. Tingnan nyo po itong binili ko na 4 months. Ang laki na po. Tapos itong akin, yung binili ko na Rhode Island na from fertile eggs, mga kabakyard. Ang laki niya na po. Pero tamad pa sila mangitlog. Ay! Sorry. Ayan mga kabakyard. Mamaya papakainin ko na sila ng ano, ng mais saka ng duck layer mga kabakyard para ma-boost na yung ano nila para mangitlog na sila mga kabakyard. Ayan po. Madami din po kasi naghihintay ng mga itlog nila, ng mga subscribers natin, ng mga nagme-message. So, nagme-message po ng fertile eggs mga kabakyard. Hintay-hintay lang po tayo ng konti, no? Konting panahon pa. O yan. Ayan nyo po, oh. Ayan po yung ating mga alaga. Ayan, uhaw na uhaw talaga yun, no? Hindi na natigil uminom mga kabakyard. So, ganyan lang po yung update dito sa ating ano, breeding pen.